Yan, magandang umaga po ulit sa lahat po ng ating mga kapatid na nanonood sa araw na ito. Isang napakamagandang Friday sa bawat isa. At today we are studying the word in the chapter 20 po ng Judge. So nagpapatuloy po ang ating pag-aaral dito sa book po ng Judge. At kahapon nga po, nakita po natin yung karumal-dumal na pangyayari on sa history po ng Israel. Kasi kung titingnan po natin yung past chapter, in chapter 19, nakita natin doon na yung mga kalalakihan doon po sa Gibeya, they want to have sex with yung kapwa po nila kalalakihan, and this also yung Levite na yung kanyang asawa ay ni-rape, ay kanya pong pinagputol-putol yung katawan po ng kanyang asawa para ibigay sa mga tribo po ng Israelite yung katawan po ng kanyang asawa, just to give a message doon po sa mga tribo, sa tribes po ng Israel. So today, nagpapatuloy po yung story, at ang sabi po dito sa chapter 20, in verse 1, then all Israel from Dan to Beersheba and from the land of Gilead came together as one and assembled before the Lord in Mizpah. So bakit nga ba po sila nag-assemble itong mga tribo po ng mga Israelite? It is because dito po sa Levite po na ito, yung husband, yung asawa po nung babae na ni-rape ng mga taga-Gibeon, which are the Benjamite, na hinati-hati po nung Levite yung katawan niya at sined niya sa mga tribe po ng Israel. That's why itong mga Israelite, itong mga tribe po ng Israel, sila po ay nagtipon-tipon. At ang sabi po dito, they assemble before the Lord in Mizpah. The leaders of all the people of the tribes of Israel took their places in assembly of God's people, 400,000 men armed with swords. So kung titingnan po nito, natin po dito na itong mga Israelites, itong mga tribo po ng Israel, na because of dito ang karumal-dumal na ginawa po ng mga Benjamite, dito sa mga ginawa po nilang pag-rape, pag-haras doon po sa Levite, sila po ay they want to purge. Ayaw po nila nang may ganito po sa Israelite. Talagang they want to be righteous. Right? Ganito po ang mga Israelite, kaya po nagpadala po sila ng mga army po nila to speak or to kunin kung sino man yung may sala dun sa mga nagawa o ng mga Benjamite. Ang sabi po dito, 400,000 men armed with swords ang pumunta at nagtipon-tipon. Okay, so the Benjamites heard that the Israelites had gone up to Mizpah. Then the Israelites said, tell us how awful this thing happened. Okay, so tinatanong na po nila yung Levite, yung husband po nung babae na ni-rape, na chinap-chap po niya. Ang sabi po dito, so the Levite, the husband of the murdered woman, said, I and my concubine came to Gibeah in Benjamin to spend the night. During the night, the men of Gibeah came after me and surrounded the house. Tama naman po yung sinasabi po niya. Kasi yung time po na yun, they really went to Gibeah para mag-spend lang ng, mayroon man lang silang matutulugan, right? Pero at that night, mayroon mga Gibeah sa talagang they surrounded the house at hinaras po siya. But you see, some of the words nitong Levites, ang sabi po niya dito, intending to kill me. Okay? Dito na po, medyo iba na po yung sinasabi po nung Levite. Kasi, in verse 19, ang sabi po dun, the Gibeon, those men, wants to have sex with him. Right? Dun po sa lalaki. Pero ang sabi po nung Levite, ang sabi po niya, because of his anger, because gusto po niyang maghiganti doon po sa nangyari sa kanyang asawa, iniba po niya yung kwento. Ang sabi po niya dito, intending to kill me. Okay? So, sabi niya, they raped my concubine and she died. Unang pagkakamali, unang kasinungalingan na sinabi po niya is intending to kill me. And then after that, ang sabi po niya dito, they raped my concubine and she died. Pero doon po sa chapter 19, hindi po nasabi po doon na namatay po yung kanyang asawa. Ang sabi lamang po dito, hindi na po nag-response yung kanyang asawa. Pero kung titingnan po natin yung Levite, right, imbes
na tingnan kung baka pwede pang mabuhay yung kanyang asawa, ang ginawa po niya ay chinap-chap po niya. Hinati-hati niya po yung buto o yung katawan ng asawa niya at sinend niya sa tribes po ng Israel. Sabi niya, and she died. I took my concubine, cut her into pieces, and sent one piece to each region of Israel, Israel's inheritance, because they committed this lewd, outrageous act in Israel. Okay? So because of this story, dahil po dito sa kwento ng Levite, na talagang karumal-dumal, kumbaga kawawang-kawawa po itong itong Levite na ito, itong husband. Ang sabi po dito, now all you Israelites, speak up and tell me what you have decided to do. Talagang she is starting a war. She is starting parang gumagawa siya ng revolt na ang lahat po ng Israel, they need to do something about this. Dito sa nangyari. Okay? At talagang gusto niyang may mangyari doon sa mga Gibeans na nang rape po sa kanyang asawa. And in verse 8, ang sabi po dito, because of the story dito ng Levite, dahil po dito sa istorya po ng Levite, na talaga naman, pinatay yung kanyang asawa, and they also tried to kill him. Ang sabi po dito, all the men rose up together as one saying, none of us will go home, not one of us will return to his house, but now this is what will do to Gibeah. Okay, so title po, binigyan ko po ng title itong morning devotion po natin sa araw na ito, let God lead your battle. So because of that thing, because of doon po sa istorya po nung Levite, kumbaga nagkaroon po ng war against the Israelites, against doon po sa Benjamite, doon sa mga Gibeyan. Kaya po ang sabi po ng mga Israelites will go up against it in the order decided by casting lots. So nag-decide na po itong mga Israelites na sila po, they will go to battle. Makikipag-battle po sila sa Benjamites, and they decided na in order by casting lots. Okay? So we'll take 10 men out of every 100 from all the tribe of Israel. So sila po ay nagtipon ng kanilang mga army. Naghanda na po sila to go doon po sa mga Benjamite, doon the city po ng Gibeah, para po i-confront itong mga Gibeans. At ang sabi po dito, so all the Israelites got together and united as one against the city. Against the city. So the tribes of Israel sent messengers throughout the tribe of Benjamin saying, what about this awful crime that was committed among you? So eto na po. Because of this, yung paratang po ng Levite, and also dahil po sa kagagawan po ng mga Gibeans, doon po sa karumal-dumal po na ginawa doon sa pag-rape po nila doon sa wife, nagkaroon po ng war. Why? Kasi ito po yung time. Ang sabi po dito, doon sa chapter 19, on this day, and what is that day? Ito yung day na wala pong kings, wala pong judges na nag-rule po sa kanila. And all the people is parang that generation is a perverted generation na ginagawa po nila yung mga gusto po nila. That's why itong mga Gibeans and all the Israelites nagkaroon po ng kaguluhan. Nagkaroon po ng war. Kasi wala pong nagli-lead po sa kanila or wala pong nag-guide po sa kanila. Ang sabi po dito, the tribes of Israel sent messengers throughout the tribe of Benjamin saying, what about this awful crime that was committed among you? Now turn those wicked men of Gibeah over to us so that we may put them to death and purge the evil from Israel. Okay? So ayaw din po ng mga Israelite na meron nangyayaring ganito, na meron po mga tao na gumagawa ng mga karumal-dumal na pangyayari. Kaya ang sabi po nila, doon sa mga Gibeans or the Benjamites, dalin nyo po dito kung sino man yung gumawa ng karumal-dumal na pangyayaring ito. So they ask for those people na sila po yung reason kung bakit namatay yung wife po ng Levite. Okay? So nakipag-usap naman po ang mga Israelite.
But the Benjamites would not listen to their fellow Israelites. So you see, talagang yung mga tao that time, those generations, nandun din po yung pride po nila. Maybe gusto din nilang pagtakpan yung mga ginawa po ng kanilang mga kabaro or ginawa po ng kanilang mga kapamilya, katribe po nila. Ayaw po nilang ibigay ang mga ito. Ayaw po nilang isuko yung kanilang mga kasama from their towns. Ang sabi po dito, they would not listen to their fellow Israelites. Hindi po sila nakinig. So from their towns, they came together at Gibeah to fight against the Israelite. At once, the Benjamite mobilized 26,000 swordsmen and their towns in addition to 700 able young men from those living in Gibeah. Among all these soldiers, there were 700 select troops who were left-handed. Okay? So, after this, after po nung nag-send po ng messenger, itong Israelites, at hindi po nakinig itong mga Gibeah, at ano pa po yung ginawa nila, they also prepare their army. Nag-collect din po sila, they mobilize thousands of army, swordsmen. Okay? At ang sabi pa po dito, 700 select troops who were left-handed. Bakit nga ba left-handed? Because sa time po ng mga Israelites, very special pag kayo po ay left-handed. Ang sabi po dito, each of whom could sling a stone at a hair and not miss. Ganito po kagagaling yung mga Benjamites. That's why matakas po yung loob nila. Very proud din po sila na nandun din po yung proud po sila doon sa army po nila. That's why hindi po sila nakinig. Hindi kami natatakot sa inyo. Right? Hindi po sila natakot sa mga Israelites. That's why they prepared their army. At ang sabi po dito, Israel apart from Benjamin mustered 400,000 swordsmen, all of them fit for battle. Okay? So, ito na nga po, naghanda na po yung dalawang party, the Benjamite and Israelite, to go against each other. But these are the tribes of Israel. Pero sila po ay nagulo, sila po ay yung nagkaroon ng away. Why? It is because just for this one man, this Levite, right? Because of his vengeance at gusto po niyang maghiganti doon po sa nangyari sa kanyang asawa. Then the Israelites went up to Bethel and inquired to God. So ito na po yung mga Israelite on how they battled against the Benjamite. Okay? Ang sabi po dito, the Israelites went up to Bethel and inquired of God. Okay? So they need to inquire. When you go to battle, you need to inquire sa Panginoon. Right? Ang sabi po nila, they said, who of us is to go up first to fight against the Benjamites? Then the Lord replied, Judah shall go first. Okay? They inquired. So you see, the people of Israel, the tribe of Israel, they still know God. Alam po nila na mayroong Panginoon. Kaya po sila po ay nag-inquire. And they know that they are going to battle. They are going to fight. That's why they inquire to God. At ang sabi po ng Panginoon, at paano po sila nag-inquire? Ang sabi po nila, who of us is to go up first to fight against the Benjamites? The Lord replied, Judah shall go first. And the next morning, the Israelites got up and pitched camp near Gibeah. The Israelites went out to fight the Benjamites and took up battle positions against the Gibeah. Okay? So since they inquired of God, at ang sabi po dito is Judah shall go first, so they go to battle. So the Benjamites came out of Gibeah and cut down 20,000 Israelites on the battlefield that day. But the Israelites encouraged one another again and took up their positions where they had stationed. So you see, natalo po sila. Why? Right? Ang sabi po dito, how can we fight our battle? Right? Is to let God lead yung battle po natin. And our first point is you need to inquire to God. Right? Eh, ang ginawa po ng mga Israelites, they also inquire to God. Right? Kung titingnan po natin, ang sabi po dito, and inquired of God, they said, who of us
is to go up first to fight against the Benjamites. Pero ano pong nangyari after they go to battle? Sila po ay natalo. Natalo po yung mga Israelites against the Benjamites. Ang sabi po dito, they cut down 22,000 Israelites on the battlefield that day. Okay? But the Israelites, sabi po dito, they encourage each one another. Okay? Pinalakas na lamang po nila yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga pag-iisip, yung kanilang power, ay kumbaga yung encouragement. They encourage each one another. So the Israelites went up and wept before the Lord until evening, and they inquired of the Lord. You see, these Israelites, they really acknowledge God, right? Ina-acknowledge talaga nila na ang Panginoon ang siyang magbibigay ng victory doon po sa battle po nila. That's why again, they continue to inquire. Nag-inquire po ulit sila sa Panginoon, and they said, shall we go up again to fight against the Benjamites, our fellow Israelites? And the Lord answered, go up against them. So siguro, itong mga Israelites, medyo na-encourage po sila kasi second time na sinabi na ng Panginoon, go! Makipaglaban kayo. Right? Go up against them. Then the Israelites drew near to Benjamin the second day. This time when the Benjamites came out of Gibeah to oppose them, they cut down another 18 Israelites. 18,000 Israelites. All of them are armed with swords. So you see, these people, pinadala po ulit ng mga Israelites to fight kasi sabi ng Panginoon, right? Sabi na, you go against them. And they inquired it to God. But you see, for the second time around, ang sabi po dito, they cut down another 18,000 Israelites, all of them armed with swords. Sila po ay natalo, kahit sila po ay fully prepared. Nandun po yung equipment po nila, they have swords, they are in their full battle gear, pero ang sabi po dito, natalo na naman po sila ng Benjamites. Siguro kung tayo po yung mga Israelites, nandun na po tayo sa isip natin na tama ba yung sinasabi ng Panginoon? Ang Panginoon ba yung sumasagot sa atin, right? Siguro nandun na po tayo na nagdududa na tayo without yung paniniwala natin sa Panginoon. Yes, minsan even sa life po natin, right? We inquire to God, Lord. Nag-i-inquire naman tayo sa Panginoon, pero sometimes parang yung nangyayari sa atin ay hindi po akma doon po sa nais natin mangyari. Right? Kasi same thing with the Israelites, they inquire sa Panginoon 2 times. Bakit nga ba sila nag-i-inquire? Because they want to win their battle. Nais po nilang manalo. Kaya alam po nila, they acknowledge that it is God who can give them the victory. Kaya po every time they need to inquire sa Panginoon. But you see here, the Israelites, dalawang beses na po silang natalo. Dalawang beses na po silang natalo sa laban. But you see here in verse 26, ang sabi po dito, then all the Israelites, the whole army, went up to Bethel, and there they sat weeping before the Lord. They fasted that day until evening and presented burnt offerings and fellowship offerings of the Lord. Okay? So on the third time, you see, na even though hindi po napapangyari yung nais po nila, even though they inquire to God at sila po ay natatalo, but still the Benjamites continued, still the Israelites continue to trust God. Right? How can God lead our battle? It is when we know how to trust Him. Okay? To trust sa Panginoon. Right? Sometimes, meron tayong gusto. Right? Yes, Lord, I need you to lead. Lead my way, Panginoon. I-lead mo yung battle ko, Panginoon. Pero ganito, ganito. Right? Meron po tayong timeline. But you see, the Israelites, nakita po natin dito, even on the third time, they inquired of God. And on the third time, ang sabi po dito, they fasted that until evening and presented burnt offerings and fellowship offering to the Lord. So you see,
they fasted. Nagfast po sila and they offer sa Panginoon. Hindi po sila nagreklamo na, Lord, bakit naman ganito? This is the second time na nag-inquire kami sa inyo, pero kami po ay nabigo. Right? But you see, these Israelites, they continue to trust the Lord with all their hearts. Nandun din po na they offered, nag-offer po sila ng kanilang fellowship offering and even burnt offerings and even they fast, they prayed sa Panginoon and the Israelites again inquired. This is the third time that the Israelites inquired of the Lord. Ang sabi po dito, in those days, the Ark of the Covenant of God was there. Okay? Ano nga ba yung mali doon? Ang sabi po dito, in those days, the Ark of the Covenant of God was there. So, nung time po na sila po ay nakipag-battle ng dalawang beses, the Ark of the Covenant wasn't there. Wala pa po, hindi pa po dumadating. But you see here, nung dumating na po yung Ark of the Ark of the Covenant represents the presence of God. So when the presence of God is in there, nandoon na po sa kanila, ang sabi po dito, with Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, ministering before it, they asked, shall we go up again to fight against the Benjamites, our fellow Israelites, or not? The Lord answered, go, for tomorrow I will give them into your hands. So, this, iba na po yung respond ng Panginoon. Ang sabi po niya, I will give the hands of the Benjamites sa inyo. Right? Kasi nung una, nung first na inquiry po ng mga Israelites, ang sabi po nila dito, Lord, shall we go up? Lord, sino nga ba yung unang makikipaglaban sa mga Benjamites? Magot naman ng Panginoon, Judah shall go first. Pero kung titingnan po natin how this Israelite inquire sa Panginoon, hindi po nila ginawa na ang Panginoon yung mag-lead po sa battle nila. They are the ones who is trying to lead dun sa battle nila. Yung tanong po nila, Lord, sinong yung mauunang makikipaglaban? Right? And di naman ito yung nais ng Panginoon. Right? Sila po yung nagbigay ng, kumbaga, choices. Binigyan nila ng choices ang Panginoon. Lord, sino nga ba yung unang makikipaglaban? Right? That's why sabi lang ng Panginoon, Judah shall go first. And second time, ang sabi po nila dito, Lord, shall we go up against our brother Benjamin? Ang sabi ng Panginoon, go against them. But on the third time, when the Ark of the Covenant ay nandun na po, it means the presence of God is in them, they fasted, they prayed, they offer. Ang sabi po ng Panginoon, go for tomorrow, I will give them into your hands. Ang nakita ko po dito is how also the Israelite trusted God doon po sa kanilang battle. Because kung titingnan po natin, dalawang beses na po na sila po ay nabiko. But they still continue to inquire of the Lord. Nag-inquire po sila sa Panginoon. They continue to trust God. They know that God will give the hands of the Benjamite to them. That's why ang sabi po dito in verse 29, then Israel set an ambush around Gibeah. They went up against the Benjamites on the third day and took up positions against Gibeah. As they had done before, the Benjamites came out to meet them and were drawn away from the city. They began to inflict casualties on the Israelites as before, so that about 30 men fell in the open field on the road. So, bakit nga ba nanalo itong mga Gibeans? So, they have the court advantage, right? Advantage po sila, nandun po sila sa may city. Pero nung nakita po nila na parang natatalo na po nila ang Israelites, ang sabi po dito ng mga Israelites, while the Benjamites were saying, we are defeating them as before, the Israelites were saying, let us retreat and draw them away from the city to the road. So all of men of Israel moved from their place and took up positions at Baal Tamar, and the Israelite ambush charged out of its place on west of Gibeah. Then 10,000 of Israel's able young men made a frontal attack on Gibeah. The fighting was so heavy that the Benjamites did not realize
how near disaster was. Okay, the Lord defeated Benjamin before Israel. So you see, it was God, it was the Lord who defeated the Benjamites before the Israel. It means it was the Lord who leads the battle. Ang Panginoon po yung nanguna doon po sa battle po nila. The Lord defeated the Benjamin before Israel. And on that day, the Israelites struck down 25,100 Benjamites, all armed with swords. Then the Benjamites saw that they were beaten. So you see, it was only 10,000 Israel yung pumunta. Pero sila po ay nanalo. Pero nung nakaraan, doon sa mga una at pangalawang attack po nila, marami po silang pinadala. But here, ang sabi po dito, the 10,000 of Israel, able young men, made a frontal attack on Gibeah. Okay, so the fighting was so heavy at na-defeat po nila ang Benjamin. Then the Benjamites saw that they were beaten. Now the men of Israel had given way before Benjamin because they relied on the ambush they had set near Gibeah. Yun na yung sinasabi ko kanina na court advantage po nila. So those who had been ambushed made a sudden dash in Gibeah, spread out and put the whole city to the sword. So after that, after po nung third na inquiry po nila, and after that the Lord led yung battle po nila, the whole city of Gibeah was being put to sword and it was being purged. Right? Ganito din po, kumilos ang Panginoon. Hindi niya rin po hinahayaan na yung ginawa po ng mga Gibeans ay siya po ay mananahimik lamang. Right? And here the Lord put to sword the Gibeans because of their wrongdoings. Ang sabi po dito, the Benjamites had begun to inflict casualties on the Israelites, about 30, and they said, "We are defeating them as in the first battle." But when the column of smoke began to rise from the city, the Benjamites turned and saw the whole city going up in smoke. Then the Israelites counterattacked, and the Benjamites were terrified because they realized that disaster had come to them. So they fled before the Israelites in the direction of the wilderness, but they could not escape the battle. And the Israelites who came out of towns cut them down there. They surrounded the Benjamites, chased them, and easily overran them in the vicinity of Gibeah on the east. So 18,000 Benjamites fell, all of them valiant fighters, as they turned and fled toward the wilderness to the rock. So you see that the Israelites cut down the Benjamites. Medyo mahina ako sa math, kaya hindi ko na-add kung ilan yung natalo sa Benjamites. But it says here that the Benjamites, so all in all, it was 63,000 men of Benjamites were being killed, being struck down, right? Dahil lamang po sa kanilang pagtatago doon po sa ginawa ng kanilang mga kasamahan. Because of their pride, na sila po ay malakas, right? But at the very first place, ano nga ba yung reason bakit nangyari itong war na ito? Why? This generation na ito na wala pong judges, wala pong kings, it is because of just one man. It is because of just one vengeful spirit. Dahil nais magiganti nung Levite na ni-rape yung kanyang asawa. That's why nangyari ang lahat ng kaguluhan na ito. That's why nagkaroon ng battle. Kaya kung titingnan po natin, it's really hard na tayo po ay magkaroon ng puso na kagaya po nung Levite. Just one person, and it causes war sa buong nation. The whole tribe of Israel, nagulo. Dahil po sa vengeful spirit po niya.
Kaya napakahirap na meron po tayong ganitong uri po ng Espiritu. When we are someone who have this kind of heart, a vengeful spirit, a heart that's full of vengeance, paghihiganti, and we do not know, we cannot learn how to forgive, at hindi po natin ma-accept yung kamalian din po natin, magkakaroon po ng kaguluhan. Right? And same thing na nangyari po dito po sa Judges chapter 20. Just because of the Israelite, nagkaroon po ng just because of the Levite, nagkaroon po ng battle itong mga Israelite. But still, the Israelite won the battle. How? It is because of the word. It is because of the Lord. It is because of God. Ang sabi po dito, the Lord defeated the Benjamite before the Israel. It is God who made them victorious towards the Benjamin, the Benjamites. Right? They inquired of God. Nandoon po yung trust po nila sa Panginoon na ang Panginoon ang siyang magbibigay po sa kanila ng victory. That's why they won. Ang sabi po dito, on that day, 25,000 Benjamite swordsmen fell, all of them valiant fighters, but 600 of them turned and fled into the wilderness to the rock of Rimon. They were stayed 4 months. The men of Israel went back to Benjamin and put all the towns to the sword, including the animals and everything else they found. All the towns they came across, they set on fire. You see, ganito po maglinis ang Panginoon. This is how God purged sa time po ng mga Israelite. Ayaw po ng Panginoon ng merong unrighteousness. That's why God put to sword all these things, even the animals, right? Even yung mga, sabi po dito, all the towns they came across, they set on fire. Ganito po maglinis ang Panginoon. And this is how the Israelites won their battle. It is because they continue to trust in the Lord. They put their hope sa Panginoon. Hindi po sila nawalan ng pag-asa. Biruin po natin, 2 times po silang natalo. Not only 2 times, but ang sabi po dito, meron pa yung time na akala po ng mga Benjamin, and they inflict casualties sa mga Israelites. But God made way and they won their battle. So, yun lamang po yung nais kong i-share sa araw na ito here in the book of Judges chapter 20. Malapit na po tayo magtapos sa book ng Judges, and I pray that the Lord will continue to speak to us. The Lord will continue to open our hearts and even our ears so that we can see, Lord, ano nga ba yung nais mong sabihin po sa amin sa iyong salita. So, let us all pray. Hallelujah, hallelujah. Lord, we just come to you, Panginoon, sa araw na ito. We just ask that may you come to us, Lord. And we pray that in all our battles, God, may you be the one to lead us. May you be the one to open our ways, Panginoon. Lead our battles, O God. That may we be able to inquire to you at all times, Panginoon. May we put our trust in you, Panginoon, our hopes in you. That you'll bring victory, Panginoon, sa lahat po ng aming mga battles, Panginoon, sa buhay. Father, we just pray for everyone, Panginoon, na nakikinig sa araw nito. Let your spirit come, O God. Your presence come into our life. Just like what you have done, Panginoon, sa mga Israelites. When your presence is in us, O God, there will be victory. There will be a winnings, Panginoon. We can defeat our enemies, O God, and our battles, Panginoon. There will be victory. Father, we thank you. Thank you for your love to us, Panginoon. For you have loved us, Panginoon, even though kami po ay hindi karapat-dapat. Lord, may you forgive us for all our sins. Forgive us, Panginoon, for all our trespasses, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming mga nagawa. And even, Panginoon, on our
vengeful heart, O God. Sa aming puso, Panginoon, na mahilig magiganti, Lord, Father, I pray that may you break it, Lord. Break it, O God. May you change it, Panginoon, with a heart full of forgiveness, O God. Full of your love, Panginoon, that we can forgive those people, Panginoon, who hurt us. We can give them love and not hate, Panginoon. Lord, we thank you. At itanataas po namin ang aming mga buhay sa inyo, God. May you be the one na mag-guide po sa amin sa ato, Panginoon. Lord, magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa iyong lamang po, mga kapatid, kita-kits po ulit tayo next week. And even on our Sunday service, we invite you come online and on-site. We invite you on our Sunday service. God bless po. Special announcement. Ayan. So we are very excited to announce that this coming Sunday, on our Sunday service, we will be having Pastor Danny, our father in the spirit, na magtuturo. He will be the one to preach here sa 600 Bread of Life, Manila. So we invite you all to come here dito po sa church po sa Manila. And kita-kits po tayo. Let us prepare our hearts. I know that God will give us new things, great and mighty things sa araw po nito. So yun lamang po, God po sa bawat isa.